will be OPM Sunday. Hello, hello, hello! This is again Jack Gabay with another vlog. At ngayong araw, i-feature natin ang isa sa pinakatanyag at natatanging gusali sa lungsod ng Maynila, the Manila Metropolitan Theater. Beautiful protection, katuwang mga fire volunteers, ang sunog na nangyari sa Metropolitan Theater sa Rosero Street, Ermita, Maynila. Ayon kay Kente San Itakaba. Patay na sunog nung isang araw. Nailabas na nila. And marami pa rin activities. Restoration and improvement sa paligid. Hep, hep, hep! Huwag muna tayong pumasok. Bibitinin ko muna kayo. Crash course muna tayo sa Manila Metropolitan Theater. Ang Manila Metropolitan Theater ay isang Art Deco building na matatagpuan malapit sa Mihan Garden sa kanto ng Padre Burgos Avenue at Arroceros Street. Ito ay dinisenyo ni Architect Juan Arellano and it was inaugurated on December 10th, 1931. Si Architect Arellano lang naman ay siya rin mismong nagdisenyo sa iba pang mga pamosong gusali sa Maynila, katulad ng Legislative Building na ngayon ay National Museum of Fine Arts, ang Manila Central Post Office, at Rizal Memorial Sports Complex. Kasama ito sa napakaraming gusaling napinsala sa kasagsagan ng World War II. At pagkatapos nun, narepurpose ang gusali bilang boxing arena, motel, gay bar, kahit basketball court. At di naglaon, naging tahanan na rin siya ng mga squatters. Noong 1978, sinimulan ang restoration sa ilalim na pamumuno ni noon ay Manila Governor Imelda Marcos. Natigil din agad ito dahil sa isang legal dispute sa pagmamayari sa pagitan ng Manila City Administration at ng GSIS. Pero sinubukan itong i-revive ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at nuoy Mayor Alfredo Lim, pero hindi rin ito nagpatuloy. Pero noong taon din na yun, noong 2010, pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang unveiling rights sa pagtatatag ng marker na nagre-recognize sa gusali bilang national cultural treasure. 8 years ago, nung una ako nakapasok sa Met, sumama ako sa libreng Royal Postal Heritage Guided Tour na pinangunahan at ginabayan ni Sir Lawrence Chan. Isa siya sa mga kilalang tour guides noon sa Manila. Kasama sa itinerary ng tour na yon ang pasukin ang nooy almost condemned structure ng Met. Sayang nga noong panahon na yun, wala pa akong alam sa vlogging, di sana. Marami na tayong footages at episodes na nagawa dito. Pero noon, nakapagsulat na ako ng vlog tungkol sa kanya. Yun kasi yung uso nun. Pero sinama ko na rin ng ilang pictures. Kaya, para sa kaalaman ninyo, papakita ko dito ang dating sitwasyon at itsura ng Met through the photos that I took during my tour. At mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang naging pagbabago niya. So ano? Tara! Kids old na rin to, no? Natin na lang. Sa mga una kong vlogs sa channel na to, nung nakasama ko na yung mga katropa ko sa Galugad, ang sabi ko gusto kong gawin yung urbex or urban exploration. Yeah. Yung urbex kasi as a niche sa YouTube. Iba-iba siya ng forte. Pero urban exploration is basically YouTube vloggers exploring abandoned structures, mga old structures, and they're trying to know either the history of the place and the importance of it in the area. Pero meron din kasi mga explorers na paranormal yung nature ng vlogs nila. So, we're not gonna be like that. Pero, hindi ko na-realize, 8 taon na pa lang nakalipas nung una ko itong ginawa.
Wala lang akong videos to document the experience, pero I have encapsulated it through my blog and my photos. So ito yun. Pagpasok namin sa Met, aakalain mong isa siyang location para pagshootingin ng horror movie. Napakadilim, maraming agyo at alikabok, mga sirasirang dingding at bintana, naglalaglagan ang mga piraso ng hisame at mga panels ng iba't ibang pader. Kaya hindi ka magtataka kung bakit may mga vandals na ganito. Fast forward 2 years after, noong aktibo na ako sa Heritage Conservation Society Youth, nagkaroon ng massive cleanup drive sa Met sa pamamahala na ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA. Naipasa ng GSIS ang ownership ng teatro sa kanila at dito nag-umpisa ang restoration na nagresulta sa Met na nakikita natin sa kasalukuyan. Sobrang proud ako noon sa pag-participate dyan dahil nakita ko yung itsura ng Met sa simula nung hindi pa siya nabibigyang pansin hanggang sa nag-umpisa yung mga efforts ng LGUs at NGOs. Pero sa mga panahon na yun, nakikita namin na sobrang laki pa ng kailangan gawin para buhayin ang teatro na ito. At sa totoo lang, hindi ko alam kung may isa-isa yung cleanup drive na ginawa namin dahil walang kasiguraduhan noon yung gobyerno kung itutuloy ba nila ang restoration efforts or mapapako na naman ba siya at hahayaang mabulok katulad sa nangyari noong mga nagdaang dekada. At dumating na nga yung pagkakataon na hindi natin inakala. Guys, eto na. Nakaka-excite. Nandito pa lang ako sa gilid. Look. Alright. An Art Deco inspired theater. So, marami siyang elements, punong-puno ng Art Deco. Pasok na tayo. Tara. Pinanood ko dito yung Oro Plata Mata. Isa rin itong movie na significant para sa akin. Kasi yung mismong mansion na pinagshootingan ng movie na to, ginawan din namin ng street view documentary. So para na rin ako nakaikot sa buong bahay habang pinapanood ko siya. Masaya yung experience. At kung gusto nyo makita yung iba pang documentary information, panoorin nyo yung isa ko pang vlog.
No, see? Nice to see you sa Metropolitan Theater. Manonood na ako ng sine. So, buhay na siya. So, tara, sama tayo. Sige, sir. Thank you very much po. Metamorphosis. A complete change of character, appearance, or condition. Tamang-tamang description sa pinagdaanan ng Manila Metropolitan Theater. Sa ilang dekada nitong pagkakahimbing, naging saksi ito sa kung paanong muntik na siyang lamunin ng mga banta sa kanyang paligid habang siya ay naghahanda sa loob ng kanyang krisalis. Ngayon, nabarag na ang baluti na kanyang pinagpapahingahan at handa na siyang harapin ang bagong mundo ng walang kasing ganda at tingkad at tila ba hindi kumupas na pagkagrandiyoso nito. Kasabay ng pagsibol ng bagong mukha ng Maynila at ng bagong Pilipinas. Sana'y masaksihan palalo ng maraming Pilipino na gampanan mo ang bukod-tangi mong papel sa sining at kultura ng bansa. Ang maging hiyas ng kalakhang Maynila. Sa ngayon ay marami pa rin hindi bukas na sections ng Met. Pero hindi magtatagal ay bubuksan na ito sa publiko ng buong buo. Tatapusin lamang ang mga renovations at iba pang enhancements sa paligid nito. Abangan ninyo ang mga announcements ng Met sa kanilang Facebook page, sa mga darating na palabas at mga pagtatanghal sa mga susunod na buwan. At dyan po, nagtatapos ang vlog na ito. Again, ito po si Jack Gabay. Bye-bye!